Ito ay kaganapan, mga kaibigan, mga kapatid. Pangyayari na dapat nating paghandaan na mangyayari sa kabilang buhay. Isang nakakagimbal, nakakatakot na kaganapan na ikaw ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaharap sa Kanya. Darating at darating na ito inyong isipin. Ikaw ay aharap sa Panginoon ng lahat na siyang lumikha sa iyo. Kakausapin ka niya at walang tagapamagitan sa iyo at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo pa kayang magsinungaling? Kaya mo pa kayang itanggi ang lahat ng iyong mga nagawa? Alayna illa al-balaghul mubin. Isa sa kaganapan sa kabilang buhay, kapag bibilangin na, lilitisin ang ating mga gawa, isa sa kaganapan, bawat isa sa atin ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala at kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-isa na walang tagapamagitang anghel, propeta o ano pa mang nilalang. Gaano kapanganib, nakakatakot, dakilang kaganapan ng pangyayaring ito, mga kaibigan, na kung saan bawat isa sa atin, inyong pagnilay-nilayan, kakausapin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng siya ang higit na nakakaalam sa lahat ng ating mga ginagawa. Maliit man o malaki, alam na niya Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay naglaan siya ng mga nilalang na magsasaksi sa ating mga gawain. Kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat tao, bawat kaluluwa. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Walang isa sa inyo maliban na lamang na siya ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Walang pagitan sa kanya, sa pagitan ni Allah at sa taong ito, na tagapamagitan. Fayambura ay manaminhu falayara illa maqaddam. Lilingon siya sa bandang kanan, wala siyang makikita liban sa kanyang mga nagawa, kanyang mga sala, kanyang ayuno, lahat ng kanyang mga nagawa. Wayambura ash'ama minhu falayara illa maqaddam. Titingin din siya sa bandang kaliwa, wala siyang makikita maliban sa kanyang mga nagawa. Marahil mga haram, mga ipinagbawal ng mga nagawa. Fayambura, at titingin siya sa bandang harapan niya, makikita niya, matatanong niya ang naglalagablab na apoy sa impiyerong apoy. At higit siyang matatakot, babalutin siya ng pagkatakot. Kakausapin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat kanyang nagawa, maliit man o malaki, mabuti man o masama, ay tatanong, lilitisi, kakausapin siya higit sa mga bagay na ito. Fattakunnar, katakutan niyo ang impiyerno apoy, sabi niya ng mahal na propeta sa Allah na sana. Ito ay kaganapan, mga kaibigan, mga kapatid. Pangyayari na dapat nating paghandaan na mangyayari sa kabilang buhay. Isang nakakagimbal, nakakatakot na kaganapan na ikaw ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaharap sa Kanya. Darating at darating na ito inyong isipin, ikaw ay aharap sa Panginoon ng lahat na siyang lumikha sa iyo. Kakausapin ka niya at walang tagapamagitan.
sa iyo at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo pa kayang magsinungaling? Kaya mo pa kayang itanggi ang lahat ng iyong mga nagawa? Isang scholar ang kanyang sinabi, dalawang bagay ang nagbuksa, nagwaksi sa aking puso sa sobrang pagmamahal sa mga makamundong bagay. Nagpagaan o nagpawala sa higit pagmamalabi sa makamundong bagay. Dalawang bagay. Una, ang pag-alaala sa kamatayan. Pangalawa, ang pakikipagharap pag naiisip ko. Ang pakikipagharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patnubayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan.